Yan, so lakad-lakad tayo. 7:30 na. Tapos yan. So ito yung the last time yung pinakita ko sa inyo, 'di ba? Na view. Okay. So maybe maganda banda doon. Doon. So yung iba nasa beach na sila, ano. Ang ganda oh kasi paggabi na 7:30 na po. Okay. So mga yan. Nakailaw na. Buti pa yung puno may ilaw. Okay. So yan. May ilaw siya. Ibig sabihin niya eh, talagang para makita mo yung dadaanan mo. Pampaganda, no? Naalala ko sa Bible noon, God said, "I am the light of the world." Okay? So ang Panginoon po ang ating ilaw sa mundong ito, no? So dapat po na lagi tayong sumunod sa kanya, be Christ-likeness. Siyempre, pag natumupad tayo sa ating Panginoong Diyos at sumunod tayo, eh magiging maganda yung way natin. Sabi ba? Yan, imagine nyo. Oh, may light talaga. Okay? So, napakaganda po yan. So, mas maganda yung sumusunod din po. Sabi niya, "I am the way, the truth, and the life. No one can to the Father." Parang yan yung daan, di ba? And then, kailangan natin sundin yan para hindi tayo matapilo o hindi tayo mapunta dun sa mga grass. So, it means this is the way. Kung itong pasyalan na to, gumawa sila ng way para, kasi malayo eh, dito yung kainan eh, di ba yung sinabi ko the last time, yan yung kainan eh, tapos banta doon pa yung pool, so malayo siya, so what they did is gumawa sila ng way para maging maayos siya, itong daan na to. Imagine mo, gumawa sila ng daan para alam natin yung papunta sa beach, alam natin yung papunta sa swimming pool, alam natin kung saan, so ganun din yun, yan sabi din ng Panginoong Diyos, diba, na "I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me." So lahat ng tao gustong pumunta sa heaven, gusto nilang pumunta, syempre lahat naman tayo papanaw, diba, panahon lang yan, and then pag tayo pumunta doon, syempre sa Panginoon tayo, okay?